Okay, so for the day 3 of my Olympic vlog, I'll just be doing a Q&A type of video. So, para naman maiba. Pero bago natin yung simulan, alam nyo na kasunod. Let's roll the intro, para mukhang pro! Hey, what's up guys? Randon Shal and Poe. Maraming salamat po ulit sa pagbabalik nyo dito sa channel ko. As I've said earlier, we will be doing a Q&A type of vlog for today, for the third day of my Olympic vlog. Para naman maiba, para hindi kayo magsawa sa akin. Well, baka mas lalo kayo magsawa dahil puro mukha ko ngayon ang makikita nyo. Pero ginawa ko to dahil mahirap. Mahirap mag-daily vlog. This way, medyo madadalian ako. Para din may konti tayong hinga after those 2 days of hardcore vlogging. No? And medyo nakakahiya din kasi mag-vlog while working. So, yeah. I just wanna focus on my work as an editor. So, if hindi mo pa napapanood yung latest vlog ko or yung day 2 ng vlog ko, you can watch it here. Let's go to the questions. So, anyway, nag-post ako sa Raska. Nandiyan yung link ng Raska sa Facebook. Join kayo sa Raska dahil masaya doon. Nagpost ako sa Raska na yun nga, gagawa ko ng Q&A type of vlog for my day 3. May mga questions na kinoment yung ating mga Raskans. So, let's go to the first question right away. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Let's go right into it. Bang! Hindi pwede. Okay, for our first question, galing siya kay John Angelo Agregado Arroyo. Na jetlag ka ba, Kuya Rai? How's the feeling, Kuya Rai, na nakasama ka sa team? Pa-shoutout na rin mo. Shoutout sa'yo, John Angelo Agregado Arroyo. Nag-jetlag, hindi naman, kasi 1 hour lang naman ang time difference ng Pilipinas at ng Japan. So, walang jetlag na nangyayari. And, hindi naman ganun ka-iba yung klima dito sa Pilipinas. Right now, it's summer here. Wala naman masyadong adjustment. Ang nangyayari. How's the feeling, Kuya Rai, nakasama ka sa team? Sobrang honored ako, no, and grateful, no, kasi napakalaking event nitong Olympics. This is the biggest event in the whole world. Bakit? Kasi lahat ng bansa nagsama-sama for an event like this. Wala nang iba pang event ang pwedeng mas lumaki pa dito sa Olympics. Miss Universe? I don't think so. Kasi isang beauty queen lang ang nandun. Dito, athletes, group of people. Napaka-sarap sa paramdam na honored ako. And this is my second time na makasama sa Olympic Games. So, super grateful ako. Thank you sa mga bosses ko sa Signal TV and TV5. Next question is from Michael John Kaday. Kuya Rai, nakakita ka na ba ng Nikon Z9 dyan? Hindi pa. Kasi siguro hindi ako tumitingin. Pero maraming camera sa loob ng IBC. Michael Ryan C. Atienza. Magandang araw, Kuya Rai. Paano po yung proseso nyo ng pag-i-edit? May script or guide po ba silang binibigay? Thanks po and ingat po always. God bless po. For the guide, siguro yun yung Sheets. Google Sheets or Microsoft Excel. No, nandun yung mga guides namin, mga file names and stuff. Walang script, okay? Dito sa ganitong klase ng pag-i-edit, you should think also like a producer. May producer ka, channel producer, pero you're on your own in constructing your highlights, your features, and your trimming. Ganito yan. So, makaka-receive kami ng feed from OBS, which is the Olympic Broadcasting Services. Yun yung main broadcaster ng Olympics. And we, from Dentsu, receive those feed or mga feed ng games, no? And those materials were like compiled. And if kailangan ng producer ng highlights, ako bilang editor ang gagawa. No? Meron sa Dentsu, may dalawang editor. Ako, tsaka si Heini, yung Singaporean editor. So, I'm the morning shift guy and she's the afternoon shift. So, ayun. Yun lang naman ang proseso. Next question is from Dada Castillo. Ilan po ang estimated minutes po ng highlight na ine-edit nyo po dyan, boss? Salamat. Depende sa ifi-fill na gap. Ganito kasi yan. No? In between games, may gap. Okay? Minsan, walang gap. Okay? Let's say, you have a football game here, 1 p.m. natapos ng 1:53 p.m. And the next game will start at 2 p.m. which is a basketball game. For example lang to ha. So, natapos siya ng 1:53 p.m. Meron ka 7 minutes before 2 p.m. So, yung 7 minutes na yun, yung kailangan mong i-fill na gap. So, kung ganun kahaba yung gap na kailangan mong i-fill, gagawa ka ng highlights na ganun din kahaba. Or, a minute shorter than 7 minutes. Kasi, meron namang ibang mga beauty shots na pinapalabas dito. Like, nakababad lang na beauty shot ng Tokyo. Mga ganun. So, mga ganun. Depende sa gap na kailangan mong i-fill. So, kapag ka 10 minutes ang gap, kailangan mong mag-edit ng 9 to 10 minutes ng highlights. Ah, ganun. And it's not easy. Pero okay lang. Kaya naman. May mga tumutulong naman, no? Mga producers out there. Next question natin is from Darwin Mendoza Antido. Totoo po ba direct na disiplinado ang mga Hapon? Yes, they are super disciplined.
no? From the cab drivers to the receptionist to the volunteers. Grabe yung disiplina nila. Sobrang organisado nila. And ang nakakatuwa sa kanila, sobrang courteous nila. Magkatinginan lang kayo sa mata, kahit malayo, magbabaw yun agad sa'yo. Kahit hindi mo siya kinakausap. Sa atin kasi sa Pilipinas, gaganon ka lang sa kakilala mo pagkakilala mo siya. Dito kahit hindi ka niya kilala, pag nagkasalubong or nakita niya sa kanyang peripheral vision na tumingin ka sa kanya, matik yung magbabaw yun. Nakakatuwa. No, kasi ganun sila sa lahat, hindi lang sa mga turista kundi pa, sa kanila din. And mahigpit dahil nga may mga safety protocols na pinatutupad. And sobrang appreciated ko yun. Next question is from Jonix. Ano ba feeling pag nasa Japan, Kuya Ryan? Hey, pa-shoutout na din. Arigato. Jonix, shoutout sa'yo. Ano ba feeling pag nasa Japan? Parang nasa Pilipinas ka din pero may something na nagsasabi sa'yo na nasa ibang bansa ka. Sana naiintindihan mo yun. Well, ang kaiba nito sa Pilipinas is yung una yung architecture or yung mga structures dito sobrang bababa lang dahil nga hindi pwedeng matataas o high-rise yung mga buildings dahil madalas ang earthquake dito. Nakaramdam na ako ng ilang earthquakes simula nung pagdating ko. Yun lang naman ang kaibahan. Sa Pilipinas kasi hanggat sa kaya mong pataasan yung gusali mo, tataasan mo. Dito parang may required height lang yata sila. So one is the structures or architecture. Pangalawa is yung transportation. No? Nasa kaliwang side, baligtad. Pagdating naman sa feeling, no, parehas lang kasi halos parehas lang ng klima sa Pilipinas. Dito summer, dyan yata sa Pilipinas parang maulan ngayon. Pero pag summer sa Pilipinas, parang ganito. Vic Libranda. Kuya Rai, sa 3 days nyo pong nagpag-stay sa Japan, ano po yung pinakamasarap na food na natikman nyo so far? Shoutout na din po. Stay safe po dyan sa Japan. Vic Libranda, shoutout sa'yo. 3 days pa lang ako dito at hindi pa ako nakakatikim ng authentic ramen. Yun ang goal ko, no, dito sa Japan. Pero as far as I can tell, ang pinakamasarap na natikman ko is yung kinain ko kahapon, which is yung fried chicken or yung chicken karaage. Microwavable pa lang yung nakakain ko dito. Hindi pa ako nakakain sa restaurant dahil naka-soft quarantine kami. Yun ang pinakamasarap na nakain ko. By the way, share ko lang kanina, nag-salad ako, lettuce salad, nang walang dressing. Para akong kambing. No offense sa mga vegans dyan, pero yeah, hindi ko nagagawin yun. Bibili ako ng sarili kong dressing. And lots of noodles here. Sobrang yung nisin, cup noodles, baka magsawa. Next question is from Isaiah Ren Buendia Milianes. Nakasalamuha ka na ba dyan, sir, ng mga Hapon? Anong feeling, sir? At saka yung oras ba dyan iba dito sa Pilipinas? Nakasalamuha na ako ng Hapon. Pero hindi pa nakasalamuha na as in nag-usap ng matagal or nakasama ng buong araw. Una sa lahat, hindi kami pwedeng makipag-usap as much as possible. No, kasi meron tayong sinusunod na protocols. Malayo kami. So, as far as nakasalamuha, yes, nagkaroon ako ng mga nakausap, no, pero okay naman, okay na okay sila. Anong feeling, sir? Nakakatuwa kasi syempre curious ka malaman yung culture nila or way kung paano sila makipagsalamuha sa ibang tao. And I find them really respectful and courteous, no? At saka yung oras ba dyan, sir, di iba dito sa Pilipinas? Nasagot ko na yan sa first question pa lang na 1 hour ahead si Japan or 1 hour delayed or late si Pilipinas. Ikaw na bahalang umano. Kung 10 a.m. dito kay Japan, 9 a.m. kay Pilipinas. Next question is from my good friend Gary Sineta. As a professional quiz, Rai, ano pinag-ibaan nitong Tokyo 2020 Olympic stint mo sa Rio Olympics experience? Well, Gary, ang pinagkaiba niyan is yung department na kinabibilangan ko. Same feeling, honored and pressured and grateful. Pero nung Rio Olympics kasi, I was a part of the RHB or ng rights holding broadcaster, no, ng TV5. So I was just catering local Filipino channels. Yun lang ang kaibahan. Dito naman sa Dentsu, this is a bigger picture. Ang manonood sa akin dito, sa amin dito, is the whole Asia and the whole world. So billion ang manonood sa akin sa mga gawa ko dito sa Dentsu. Sa TV5, puro Pilipinas lang or mga Filipinos all over the world. Pero dito sa Dentsu, buong mundo ang manonood sa akin. So that's the main difference, no? Yeah. Mas nakaka-pressure dito. And good thing na yun muna ang nangyari. RHB muna ako before ako nag-Dentsu. Kasi the Rio Olympics was my training ground para sa mas malaking experience dito sa Dentsu. Yun lang naman ang kaibahan. Pero sobrang laki ng jump from local to international. Wow. Parang sarap pakinggan. So anyway, thank you, Gary. Next question is from Sean Babiera. How do you transport the gears, Kuya Rai? Or provided na po ba siya dyan sa Japan? Pa-shoutout na din, Kuya. Shoutout sa'yo, Sean Babiera. I'm not sure kung anong gears ang sinasabi mo, Sean, pero my gears, my Fujifilm XS10, which I'm using right now, the lenses, the monopod, the key light, the light stand, the microphone, my laptop, and everything that you see in here are my stuff. At dinala ko yan using my maleta and my
tripod bag. Chinek-in ko siya sa eroplano, no? And yung iba, yung mga cameras nasa aking backpack. So ayun lang naman. Yung ibang equipment na nakita nyo sa vlog ko, like yung mga setup sa Dentsu, ano na yun, sila na bahala doon. Hindi ko na lang pakigalaman. But yeah, I transported my gears with me, no, sa eroplano. Yun lang naman. Next question is from the Batanggenyo kid, Sid Dasala. Sup, kapatid? Direk Rai, ingat. Ingat din. Ito po ang tanong ko. Inaral mo ba direk magsalita ng ilang foreign language specifically used for greeting whenever may shoot kayo outside the country or English lang? Of course, inaaral ko yang mga yan. Kasi it's a form of like respect din sa kanila, no? Kasi tayo, pag mga Pilipino, nakita tayo ng foreigner pumunta sa atin at marunong magsalamat po or kamusta. Nakakatuwa, diba? Siguro same feeling yun sa kanila. So, nagre-research ako kung ano nga ba yung mga greeting like dito sa Japan. Well, I'm a fan of the Japanese culture ever since I was a kid. A fan of Japanese movies, anime. Anime and all those stuff, no? I'm a fan of Japan. Before Korean invasion sa Pilipinas, Japanese muna ang kinaadigan ko. So, may mga alam na akong words, no? Like, konnichiwa, ohayo, arigato, gozaimasu. Yung mga ganyan basic, alam ko yan. Chotomate, soymasen, ajinomoto, mga ganyan. So, yeah, inaral ko. Nung nasa Brazil naman ako, nag-aral din ako ng Portuguese. Obrigado. Celebriamo. Hindi ko alam. Italian yata yung celebriamo. But basta, yun. Inaaral ko, syempre. Kasi, you need those words, no? You need these words to, like, communicate with them. But they can understand English naman. Once you use English and use your sign languages, maintindihan ka naman nila. Okay, next question is from John Leonard Esperancia. Kuya Rai, did you actually bring lahat ng mga gears mo na ginagamit, like yung lighting, especially ang key light mo? Hindi ba hassle mag-travel na maraming dala camera gears, especially ngayong may COVID? Also, kung magka-time ka, Kuya Rai, visit ka sa mga camera stores. Parang mura daw equipment sa Japan. To answer your first question, yes, I brought all the gears with me. Na aking key light. And nasagot ko na to kanina. Dinala ko lahat yan. Kasi I was expecting na marami akong downtime dito. So, nagdala ko yan. Hindi ba hassle mag-travel? Hindi naman. Once na-check-in nyo na sa check-in counter, okay naman na. Basta dun sa iyong carry-on or dun sa backpack mo, nandun lahat ng mahalaga, like your backpack, your cameras, your lenses, and your passport, maybe. Yeah, so ganun lang naman. Hindi naman ganun ka-hassle. Ang hassle is yung safety protocols, no? Dahil nga may COVID. Yung saliva tests. Lumapag kami dito sa Japan ng 1 p.m. Nakalabas kami ng airport ng 4 p.m. Ganong kahaba yung processing ng mga bagay-bagay. So, yun ang hassle. Pero after nun, tsaka mo palang makukuha yung bagahe mong chinek-in. So, hindi hassle. Kung may time ka, Kuya Rai, pumunta ka sa mga camera stores, I'll try that. Kasi as of now, we are under soft quarantine pa. So, hindi pa kami makagala kasi hotel, IBC lang kami. Ang pagitan ay taxi, rides lang. Yun lang naman. Pero once magkaroon ng time and kung pwede na, yeah, I'll try that. Thank you for suggesting. Migs Gapasin, saang sports ka pinaka nag-enjoy mag-edit ng highlights, Kuya Rai? Ang pinaka masayang i-edit na highlights ay yung fast-paced na sports, no? Syempre, yung mga volleyball, swimming, basketball, contact sports like taekwondo, yung mga ganyan, yung mga ma-action. Ang pinaka-boring siguro, kung dadagdagan ko yung question mo, ang pinaka-boring is yung chess, cricket, mga ganyan. Pero nakakatuwa ang archery. Sobra. Maynard Escanillas Advincula. Kuya Rai, paano po maging part ng ganyang kalaking prod? Ano course po ba ang mga ma-advise? Pa-shoutout po, Kuya Rai, from Cavite. Paano maging part ng ganitong kalaking production? Una, you have to practice your skills, the basics. And magtiyaga. Kalawakin ang network. Mag-aral ng mabuti. Diba? Magtapos ng pag-aaral, mga ganun. And magtiyaga. And magsipag. Yun lang naman. Well, hindi ko nila lang, pero those are the, like, the basic key elements, no, para matupad mo yung pangarap mo. And right now, natutupad ko na siya dahil masaya akong nang ginagawa ko to. Anong course? Kahit anong course na related sa arts. Minsan, kahit nga hindi ka related sa arts, mapupunta ka sa ganitong larangan, eh. Basta, depende sa'yo yan. If you want me to be specific, anong course? Com arts, mass communication, multimedia arts, basta arts. Shoutout sa'yo, Maynard, from Das Marinas, Cavite. Next question is from the Cebuano Wonder Kid, Wonder Boy, Wonder Boy, Junil. Sir, ba't nagdala ka ng YouTube setup dyan? Ingat, love you. Love you too. Nagdala ko ng YouTube setup dito kasi I know nga na magkakaroon ako ng downtimes. Nasa IBC ako for 8 hours. That's 8 a.m. until mga 3 or 4 or 5, mga ganun. And then pagdating ko dito sa hotel, wala na ako ibang gagawin. So I grabbed that opportunity to, like,
create something like ito. Ayun, after ng trabaho, trabaho naman dito sa hotel. So, wala naman ako iba kasing gagawin kundi magpahinga. And ako naman kasi yung klase ng tao na pagka walang ginagawa, lalong napapagod. Kaya nagdala ako nito. And minsan ka lang mapunta sa Japan. So, solid mo na yung opportunity, di ba? Nag-comment si Sir Eden Sosa, Attic PH in Japan. Nope, correction, Attic JP in Japan. Next question is from Justin Joel Busa. Ano laman ng cabinet nyo po sa Japan? Pa-shoutout. Damit. Yun lang naman. Pantalon, damit, boxer shorts, medyas, jackets. Yun lang naman laman ng cabinet ko. Yung mga gears ko nandito sa camera bag ko. Next question is from Ace Garon. Sir, gaano kalakas yung pressure ng paghugas ng puwet sa Japan? Pag ba ginamit mo yun, lalabas din sa bibig mo yung tubig? Gaano kalakas yung pressure? Banayad naman. No, hindi naman ganun kalakas. Sakto lang to like... Sabihin ko ba? Sakto lang to satisfy your needs. No, it's like... ito yung feeling. No? Nakikita nyo na sa mukha ko. If you're gonna ask me how it feels, it's like there's a soothing effect. No? I mean... satisfying. Hindi naman ganun kalakas yun. In pressure. I mean, thank God for the Japanese people. Man. While nakaupo ko dun, I can say that I can do this all day. That's how it feels. I mean. Sira ulo! Next question is from my boy, Jay Flow. Ryan Jonathan Shal, wala sana akong itatanong. Gusto ko lang sabihin na mag-ingat ka dyan at ubus na, believe ko sa'yo. Pero ito sir, sa weddings, magdidirect ka or magsushoot? Per se, sa kasal ko. Magdidirect na lang ako para iibahin ko yung format ng wedding. Nalagyan natin ang analyst ng commentator. Nalagyan natin ang transition, fly-in, fly-out na transitions, ang graphics, full-frame graphics, name bars. Lagyan natin yan ng mga iba't-ibang multi-camera at kung ano-anong sound effects para maiba naman yung kasal mo, J-Flow. Now, kidding aside, siguro magiging shooter or videographer ako para I can capture the best moments. And I am truly honored if talagang makakasama ako sa kasal mo. Next question is from John Lord. Hi Kuya Ryan. Nakakagana talaga panoorin mga vlogs mo. Thank you very much. Pa-shoutout. Shoutout sa'yo, John Lord. Tanong, nakakaramdam ka pa rin ba ng pressure kahit na alam mong kaya mo naman gawin at tapusin yung trabaho na naka-assign sa'yo dyan sa Tokyo? Hindi ka ba nai-intimidate kasi iba yung culture nila? Ingat, kuya. Salamat, ingat ka din. To answer your question, nakakaramdam pa rin ba ako ng pressure? Yes, of course. Bato na lang ang hindi tatamaan ng pressure dito sa ganitong klaseng trabaho. Una sa lahat, kaya ako nape-pressure kasi bilyong katao ang makakapanood ng gawa ko. Hindi lang milyon. Hindi lang din sa YouTube mapapanood ito, kundi sa napakaraming news broadcasting channels. Sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, hindi lang Pinoy ang makakapanood. Paano, sino hindi mape-pressure? Nakaka-pressure pa rin kahit alam ko yung gagawin ko. Pero dyan pumapasok yung experience. No? I'm not saying na sobrang experienciado na ako, no? Pero dyan pumapasok yung experience na to work under time pressure, to work like kung sino mang kultura ang nanonood sa'yo. Hindi naman ganun kahirap ang trabaho. Well, it depends, no? Pero pressuring, kailangan mo lang talaga na composed ka sa trabaho and presence of mind. Yun lang naman. Hindi ka ba na-intimidate kasi iba yung culture nila? Na-intimidate pero hindi naman ganun masyado kasi maku-culture shock ka dahil iba yung kultura nila pero hindi naman naka-intimidate. Siyempre, ako yung tipo na tao tinatantya ko muna, no? Pwede ko bang i-joke to? Pwede ko bang ganyan-ganyan? Pwede ko bang sabihin to? Sa ganitong setting, kailangan maging conscious ka sa mga bagay-bagay. Thank you for your question, John Lord. Napakaganda ng question. Next question is from Riel Alexandro Villanueva. What's in your pocket, Kuya Rai? Tulad nung ginagawa ni Peter McKinnon and friends. Not really sure how they do it, pero what's in my pocket? My wallet. May gantong pa. Wallet. My pen. Laging I have my alcohol and my phones there and lots of coins. Those are the stuff inside my pocket. Next question is from John Gabriel San Luis. When on an event, lalo na pag on duty ka, mahalaga ba Kuya Ray na may kasama kang assistant na magtitake ng vlog for you at mas convenient ba kumilos para siya na bahala magkuha ng BTS for you habang nasa work ka? Yes, of course, it will be more convenient if ganun ang setup. But for me, mas gusto kong nagtatrabaho mag-isa kasi mas gusto ko yung diskarte kong mag-isa. Mas na pra-practice or mas na-exercise ko yung run and gun skills ko. Yeah, mas magiging convenient dahil may extra hands ka. I'm not saying na I don't do well with others and I'm also not saying na
hindi ko gusto na may assistant ako. I'm just saying na mas makadiskarte ako kung ako lang mag-isa. And don't get me wrong, mahal ko yung apprentice ko. So Jesse, if you're watching this, I miss you, buddy. Mas convenient, but mas gusto kong mag-isa ako. Siguro doon pumapasok yung pagka-introvert ko. Minsan. So those are the questions na umabot sa ating cut-off. Actually, hindi nga sa cut-off yun eh. 5 PM lang dapat. 10 PM already here. So mag-edit pa ako maya-maya. Sana marami kayong natutunan or marami kayong nalaman sa mga questions na yun. Pasensya na kung ganitong type of vlog muna for today dahil medyo iniba ko lang para lang may hinga tayo. Yun nga. But tomorrow, I'll be doing the same type of vlog ginawa ko the first 2 days. So, ayoko lang masyadong magpaka-stress ngayon dahil after ng office kanina, natulog ako. Yun, maraming salamat sa lahat ng mga nagtanong. And pa-subscribe na lang no, kung nagustuhan mo tong video na to. And once again, this has been Ryan Dencial. Thank you so much for being here and see you in the next video.